Hello. Ang tanong, ano ba ang pinakamabisang vaccine ng coronavirus? Okay. So ang sagot ko diyan, ang pinakamabisang sagot ng vaccine ng coronavirus. Katulad ng iba pinag-aaralan pa, yung iba sabi ng ibang sa ibang bansa na 90 days lalabas nila yung vaccine, no? Ang pinakamabisa sa totoo lang, ang pinakamabisa ay yung pananalig, paniniwala nyo doon sa taas, no? Pananalig nyo sa may kapangyarihan at gumawa ng buong sanlibutan. Yun yun ang pinaka-vaccine, no? Kasi ang ating katawan kasi, meron kasi tayong self-body healing, di ba? So the more na mag-worry ka, the more na nalulungkot, the more karamihan ngayon, marami na nagpapanik sa mundo, karamihan sa kanila nagkakasakit, no? Nagkakasakit kung ano-ano yung mga lumalabas na sakit sa katawan nila dahil the more na nag-worry, nawawasak yung mga cells ng ating katawan, no? So, pinakamabisang vaccine ay yung paniniwala sa taas. Kung maalala nyo, no? Alam niyo, Panginoon, bakit naman? Ito naman ay isa, nire-remind lang tayo eh. Kung naalala nyo sa Gomora, Sodom and Gomora noon, no? Yung sa Bible, kung paano nila, di ba? Yung babae sa babae, lalaki sa lalaki na, yung mga karumagdumal na mga kalaswahan na ginagawa, no? Na ginawa ng Panginoon. Nagpadala siya ng apoy, umula ng apoy, o ang dami namatay nun, di ba? Ganon din, nung niligtas, nilabas ni Moses yung mga slaves doon sa Egypt, di ba? Nung nandun na sila sa wild, no, nilabas, okay, pasalamat sila. And then, nung nandun na sila sa disyerto, sa wilderness, nagko-complain na yung mga tao, bakit daw nilabas sila doon, nawalaan na silang makain. So, panay reklamo, ano? Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Pinadala sila ng mga poisonous snakes. Ang dami rin mga namatay noon, di ba? So, minsan kasi, mayroong mga nangyayaring bagay na ganito. Nire-remind lang tayo, no? Kasi marami nang yung mga siguro nawawala na sa landas, yung parang nakakalimot na kung ano talaga ang role natin dito sa mundo. Actually, ang role natin dito sa mundo, nandito tayo para as a sacrifice, no? Kailangan natin kung paano tayo gumawa ng mga kabutihan. So, ganun. Ganun din, nung naalala nyo, nung tumawid na sila doon sa Red Sea, sa Bible, tuwang-tuwa sila ng pagtawid, nung pa-after nun, gumawa na naman sila ng mga kalukuhan, gumawa ng mga ribolto. So, anong nangyari doon? Pagbaba ni Moses doon, yung tinapon niya yung tablita, yung 19 commandments, ang dami rin namatay na. Di ba? So, ang Panginoon nag-allow din naman eh, kung may mga namamatay sa mga ganitong may nangyayari dahil sa virus na yun, no? Dito, sa nangyayari ganitong virus, isa sa mga dahilan rin ito eh. Di ba? Dito kasi sa virus na to, parang pina ano yung buong mundo eh. Parang nagkakaroon ng equality dito eh. Porkit mahirap ka, porkit mayaman ka, o sino ka man hari ka dyan, o sino ka man dyan na colonel ka dyan, sino ka na general dyan, ano ka, doktor ka, may pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan, dito walang ligtas. Pantay-pantay, bata, matanda, pag ikaw tinamaan ng virus na to, walang ligtas. So dito nagkakaroon ng pantay-pantay. Ito, sorry man, minsan napapansin ko, umiikot kami sa buong mundo. Minsan yung mga, mayroon na kasi mga ibang tao na akala mo naman kung sinong giant, no? Pag nakakita sila ng ganito, akala mo kung sino sila, di ba? Pag nakakita ng mga Asian, mababa ang kingin nila. So, ngayon, pag nakikita ako sila, daig pa yung tuta na sobrang takot, natatakot, nagpapanik, halos umiiyak, no? So, yung mga giant dati na akala mo kung sino silang tambuhala, ay bumagsak na parang ano, tuta, dahil nga natatakot sa nangyayari ngayon sa buong mundo. So, dito lang pinapaalala ng ating makapangyarihan sa buong sanlibutan. Pinapaalala lang dito na kailangan natin maging humble, gumawa ng mga good deeds
dito sa lupa, no? Maging humble sa bawat isa, magmamahalan sa bawat isa. Hindi yung kung ano na kung ano ano ka man diyan, ang importante dito, equal lang tayo, pare-pareho tayo, no? Pagmamahalan sa bawat isa ang pinaka-importante. Ito lang isang paalala lang sa atin na dapat unti-unti nating baguhin ang ating sarili. Number one dyan, dapat magmamahalan tayo. Maging humble, magtutulungan sa bawat isa. Hindi yung magmamalaki sa sarili. So dito, isang halimbawa lang ito. Ito ay buong mundo. Nangyayari buong mundo. Ito. Mm-hmm. So, ang isa lang, ang masasabi ko lang sa inyo, ang pinakamabisang baksin dito sa coronavirus na ito ay ang iyong pananalig sa makapangyarihan sa itaas. Okay? Makapangyarihan ang may gawa ng buong sanglibutan na wala, ang binag-iisa lang na siya dapat nating sundin at dapat nating sambahin. No? So, yun lang talaga dapat. So, the more na mananalig tayo, yung katawan natin ay hindi makaka ano yung mga virus na yan. Kahit ano man yung microorganism na yan, mga worker, biochemical na yan. So, tapos, mapapansin nyo, magiging unti-unti masaya kayo sa sarili. No worries, hindi kayo mag-worry. Lahat. Dahil alam natin kung ano meron, kung ano tayo, kung ano ang parang shield natin sa katawan. So, importante, you believe in God. Now, paniniwala natin sa taas. Yun ang pinakamagandang shield, vaccine sa katawan. Ang mga pangyarihan sa lahat. Very good? So, yan lang ang masishare ko sa inyo. So, sana maging isang lesson sa atin ito sa bawat bansa, sa bawat, sa buong mundo na dapat na tayo magbago.